isa ito sa pinakamamanghang istruktura sa kasaysayan ng Ehipto at kasama ito sa 8 Wonders of the World. Ano ang misteryo ng mga pyramids na ito sa Egypt? At hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin ng mga eksperto kung paano ito ginawa at bakit ito ginawa. Sa videong ito ay ating tatalakayin ang dahilan bakit itinayo ang mga pyramids sa Egypt. Pero bago tayo mag-umpisa mga ka-istorya, at kung bago ka pa lang sa ating munting channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Umpisahan na natin! Hindi bababa sa higit 100 na pyramids ang naitayo sa Egypt. Pero magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin naipapaliwanag ng maayos kung paano nabuo ang mga ito. Ang pyramid na matatagpuan sa Giza ang pinaka-espesyal sa lahat dahil napakaraming nakakagulat na impormasyon patungkol dito. Ayon sa kasaysayan ay binuo ito ng mga slaves o alipin ng Egypt, ngunit tumataliwas ito sa huling pag-aaral dahil napatunayan na hindi lang sila slaves kundi mga skilled workers. Dahil base sa mga hieroglyphs o diagram na nakaukit sa mga pader nito ay makikita na pinarangalan ang mga taong tumulong sa paggawa nito. 4,500 years ago ay hindi pa naimbento ang gulong o anumang katulad nito. Kaya sinabing napaka-imposibleng maitayo ito noong unang sibilisasyon. Sa isang famous hieroglyphs o diagram ay hinihila ng mga tao ang isang malaking estatwa na nakasakay sa isang sledge. Ang mga taong ito ay hindi bababa sa 172 tao. Ang isa sa kanila ay binabasa ang unahan ng sledge upang mabawasan ang friction sa buhangin at mapagaan ang trabaho. Pero ayon sa mga eksperto ay hindi sapat ang ganitong teknolohiya para ibiyahe ang napakaraming bato mula sa ilog Nile o kung saan pa mang lugar na pinanggalingan ng mga ito. Nakapagtala ng tatlong teorya ang mga eksperto kung paano ito nabuo. Una ay lost technology, kung saan pinaniniwalaan na ginawa nila ito sa pamamagitan ng hindi maipaliwanag na teknolohiya. Maaaring itinapon o itinago ang mga materialis na ito nang matapos nila ang pyramid. Ikalawa, time travel. Sinabi na kapag travel ang pinuno nila sa hinaharap at pinag-aralan ang advanced engineering kaya nila nagawa ang mga bagay na ito, o hindi kaya pinuspo sila ng sinuman at binigyan ng sapat na kaalaman para gawin ito. Ikatlo, alien technology. Sinabi ng mga eksperto na ang mga alien mismo ang gumawa nito para maging kagamitan sa komunikasyon nila sa kanilang pag-aaral. Kung titignan natin, ang tatlong ito ay nag-iisa lang ang patutunguhan na hindi sapat ang unang sibilisasyon na gawin ang mga naglalakiang istruktura na ito. Na kung uulitin itong gawin gamit ang sinaunang teknolohiya ay halos imposible itong mabuo. Kailangang gumugol ng halos 30 taon para pagpatong-patungin ang hindi bababa sa 2 milyong bloke ng bato upang maitayo ang isa sa mga ito. Ayon sa huling pag-aaral, ang pyramid na ito ay isang makina o special na bagay upang makipag-communicate sa mga alien sa pamamagitan ng pagpapadala ng kakaibang signal. Sinabi rin na nakakapag-produce ito ng rare energy na maaaring makatulong upang mapadali ang kanilang komunikasyon. Hayaan nyo akong ipakita ko sa inyo ang teknolohiya sa loob ng pyramid. Mayroon itong mga kanal na pinupuno ng tubig at kapag napuno na ay nagkakaroon ng tuloy-tuloy na pagpump o pagbomba sa pinakasentro nito at maaaring makapag-produce ng shockwave mula sa ilalim papunta sa pinakataas nito. At isa pa, ang mga pyramid na ito ay binubuo ng napakalaking porsyento ng granite. Isang perpektong halimbawa para ikulong ang ganitong klaseng frequency. Ayon din sa kalkulasyon ng mga eksperto, ang ganitong tuloy-tuloy na motion ay kaya mag-produce ng electromagnetic energy at kayang-kayang lumipad patungo sa kalawakan. Ang ganitong teknolohiya ang ginagamit ng mga scientists ngayon upang makipag-communicate sa mga satellite natin sa kalawakan. Ang sukat at posisyon nito ay ang nag-iisang gawa ng tao noong unang panahon na mayroong eksaktong posisyon na nakaturo pahilaga. Hindi lang basta pahilaga, mayroon tayong tinatawag na true north. Ibig sabihin, eksaktong-eksakto na nakatapat ang mga pyramids na ito sa norte ng ating
axis. At isa pa, hindi pa naimbento ang kompas noong mga panahon na ito. Ang kakaiba pa rito ay nakatayo ito sa pinakasentro ng landmass ng Earth. Ibig sabihin, kung totoo man ang teorya na nagpapadala ito ng electric magnetic energy, ay magiging mas madali ito dahil tumutulong din ang paggalaw ng lupa gaya ng lindol para mag-produce ng napakaraming magnetic energy. Sa ring misteryo ang isa sa mga side nito dahil eksaktong nakapwesto ito sa pinakaguhit ng equator. Kaya kung mag-zoom out tayo ay halos nasa pinakasentro siya ng mundo. At isa pa, kapag ginawa mo ang kanyang coordinate sa Google Map o yung mismong numero niya sa mapa, ay katumbas ng mga numerong ito ang bilis ng liwanag. Ang tatlong posisyon naman ng mga pyramids na ito ay kaparehong kapareho ng posisyon ng tatlong stars na parte ng Orion's Belt. Ito naman ang sukat na ginamit ng mga taga-Egypt na tinatawag na Royal Cubit. Ang isang side ng pyramid ay may habang 365.242 cubit. Pareho ito ng numero ng ating taon na eksaktong binuo ng 365.242 days. Isa pang nakapagtataka rito ay napaka-perpekto ng mga pagkakahati ng mga batong ito na parang ginamitan ng laser o ano pa mang advanced na teknolohiya. Kapag ating pinagsama-sama ang mga impormasyon ay malabong coincidence lamang ito. Kayo na ang bahalang humusga mga kaistorya. Sana ay may naidagdag na kaalaman sa inyo ang ating tampok na istorya. At laging tandaan, ang kaalaman ay kayamanan at mas nakalalamang ang may alam. Hanggang sa muli mga ka! Istorya!